Hello. Morning sa lahat. Heto na ang Mount Kalugong Cultural Eco Park. Welcome to Mount Kalugong Cultural Eco Park. Ito ay matagpuan sa Barangay Tawang, Municipality of La Trinidad and Province of Benguet in the Cordillera. Ang Mount Kalugong Eco Park ay isang pinakamagandang tourist spot dito sa rehiyon ng Cordillera. Matanaw mo ang buong Municipality of La Trinidad Benguet. Ito ay magandang pasyaran. Pwede ka nang mag-hide and seek sa mga malalaking bato. Ito ang kwento ng Mount Kalugong, ang mga kaakit-akit na bundok na tinatanaw ang malawak na taniman ng salad bowl of the Philippines at ang mga bulaklak na harden ng La Trinidad Benguet ay isa pang hindi maikakaila na pagtataka. Nagmula ito mula sa hugis sombrero na bato na nakaupo sa gilid ng bundok na furtively na binabantayan ang kapatagan ng La Trinidad na tila nasisiyahan sa walang katapusang trono nito. Sa taas, doon ang nasabing bato na hugis sombrero ay mukhang nahihiya, kalmado at mailap. Ang Mount Kalugong ay ang local term para sa sombrero o takip. Ang Mount Kalugong Cultural Eco Park ay kilala sa mga unang naninirahan sa Tawang La Trinidad bilang tayawan. Ang tayawan ay ang lugar kung saan sumasayaw sila ng tayaw, ang cultural dance ng mga Ibalois. Sinabi ng mga naninirahan na madalas nilang naririnig ang mga gongs na nilalaro sa tuktok ng bundok. Kasabay ng naka-synchronize at nakakaakit na himig na form ng mga gongs at tambol, nakikita nila ang mga apoy at usok na umaangat na mataas. Tinagtataka nila ito kung sino ang kanilang mga kapitbahay at kung bakit sila nagpapiesta. Ang magandang ritmo ang tila walang katapusang pagsasaya ay nawala bago ang World War II. Ang mga tao ay hindi nakuha ang pinagsama-samang musika at marirag na kapistahan na naririnig mula sa tuktok ng bundok. Saan napunta ang lahat ng mga misteryong taong iyon? Walang nakakaalam sa sagot. Hanggang lang dyan tayo. Don't forget to subscribe, like, and share. Salamat sa panonood.